Hello mga karotrip, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Magluluto tayo ngayon ng Kanjon boiled eggs. Ayan po yung mga ingredients natin. Nandyan po na yung shrimp at saka boiled egg. Na-boiled na po yan. Ayan po, ito po yung pinaghalo-halo natin na paprika. Spanish paprika yan. Sa mga, meron din siyang kasamang mga paminta na. Andun na lahat. So ito ang unang-unang gagawin natin mga karotrip. Tutunawin natin yung butter sa pinainit natin na kawali. Ito yung pinagagawin natin na pinaka-oil. So, ito na yung bawang or garlic. Yan po. After matunaw ng butter natin, ito po yung panggigisa natin dyan. Yan na po. Ihaluin na natin yung garlic. So, ang bango ng amoy. Ayan na po. Una pa lang, masarap na. Masarap na ang amoy. Yan, imimix lang natin dyan. Okay, antay lang saglit. Then ilalagay natin yung ating sibuyas. Ayan po yung mga pinakita kong ingredients kanina. Kasama yan, sibuyas natin. Gigisa natin yan. I-mix lang natin yan. Ganyan lang po. Then, nilalagay na natin yung isang pangunahing ingredients natin. Yung ating shrimp na nalinisan na po yan. Natanggalan na natin ng ulo. So, ito na yung ating pinag-mix na mga ating mga condiments. Ganyan po yung paprika. Spanish paprika. Powderized na garlic. Then, powderized din na pepper. So, minix ko na lahat doon. Then, sabay-sabay na natin na nilagay. Okay, ito na. Nilagyan lang din natin ng konting water. Ayan. Kung napapansin nyo, medyo malapot po ang sabaw niya. Ganyan po talaga yan. Ayan, minix lang natin yan. Okay. So, saglitan lang po nalutuin to. Dagdagan ko lang ng konting tubig pa. Medyo malapot pa siya. So, ito, tamang-tama na. Kasi luto naman na lahat ng ingredients dyan. Nilagay natin. Pati itong mais. Na-boiled ko na rin kanina yan. So, ilalagay na lang din natin. Ayan, haluin na yan. Ito na. Ito nga pala, nagpapasalamat pala ako sa mga nanood sa mga videos natin ng mga nakaraan. Thank you sa inyong lahat. Lalo na sa ating mga kapwa vloggers, sa mga silent viewers natin dyan. Shout out sa inyo. So, ito na po. Malapit nang maluto. At malapit na tayong kumain. Malapit na pong makumpleto yan. Ayan, imimix lang natin ng maayos. Then, kumukulo na po yan. Ayan. And then, lagyan lang natin ng konting asin. Ito yan lang ang ilalagay natin ng panimpla. Konting-konting asin lang po yun. Ayan po. Ito na ang ating boiled eggs. Maraming eggs po yan mga karotrip. Ang ilalagay po dyan is 8 to 10 eggs. Pero kayo po, kung ano po yung... Kung ilan po yung kaya nyong ilagay. Kahit lagyan nyo ng lagpasampo. Mas masarap. Pag mas marami. Ayan, imimix na lang natin. O ayan, makikita nyo. Creamy na siya. Yan, creamy sauce. Kahit lang yung sauce na ito, ulam na. Ayan po, malapit na pong maluto yan. Tuloy, kahit wala na kayong kanin dyan, kompleto na yan. Andyan na yung mais na parang karbo nyo.
Ito, nilagyan ko pala siya ng konting sugar. Pero yung nilagay po natin na sugar dyan is stevia. Ito yung healthy sugar. Pag sa mga may mga diabetic, mataas ang sugar, ito po yung ginagamit nila. Pero pag wala naman kayong diabetic o hindi naman mataas ang sugar nyo, pwede kayong gumamit ng yung ordinary sugar lang. Pwede naman. Pero konting-konti lang para maging balance lang ang lasa. Medyo manamis-namis at medyo maalat-alat. So ito na, lalagyan ko na rin ng toppings na sibuyas. Ayan po. Pero imimix po natin yan. Imimix rin natin yan. Ayan po. Nagugutom na talaga ako. Ano, ganyan lang kasimple ang pagluto ng Kanjun boiled egg. Ayan. So, dagdag nyo na to sa inyong mga recipe na mga nagbabalak magluto dyan ng kanilang mga pananghalian or dinner. O pwede rin to gawing merienda. Ayan po. Creamy-creamy na po. Haluin lang natin ng maayos. And mamaya, hahanguin na natin yan. At umpisaan na natin na kumain. Ito pala, pwede sa mga 3 to 4 person po yan, yung servings natin. Pwedeng kumain dyan. Then, lalagyan ko lang siya ng toppings na spring onion. Ito po, nailagay na natin yung ating spring onion. Pwedeng-pwede na natin hanguin. Ano, na-ready nyo na ba ang inyong mga kanin? Nakapagsaing na ba kayo? Para sabay-sabay na tayo. So, ito na. Ito na ang niloto natin na Kanjun boiled egg. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye.